Morning class. I will be recording our post evaluation for your midterm examination in ethics because I was not able to meet you yesterday. So three in this section, Filipino 1B managed to get the highest score, but I'm opening Glaceline's midterm exam. So aside from Glaceline, we also have okay, Rose Ann Ferrer and Jenica Tamayo, who got 38 over 50. And there's no additional points in ethics because as I was skimming through it, scanning through it, there were no erroneous items. Okay, anyway, let's study the items one by one. Okay, so I'll be opening Glaceline's midterm examination. Alright, for item number one, this is obviously letter D, non-moral standards, because these are rules that are unrelated to any moral or ethical consideration. Non-moral standards only concern preferences, a matter of taste, and it does not concern life and death or right and wrong. Okay, a matter of taste lang or preference, such as wearing an orange shirt over yellow because the person loves orange more than the color yellow. Aside from that, we can also take rules in a game as only non-moral standards because in the word itself, it's only a game. Okay. Number two, basic examples of non-moral standards include the following except one. Okay, fads and fashion, these are a matter of taste and preference. Diba? Your choice of what to wear, crop top or jacket, it's your choice. It's not really an ethical measure. It's only a matter of taste and preference. Okay, rules of games, laro lang yan, so non-ethical din yan. Table manners and etiquettes largely depend on one's cultural background. So actually in Japanese and in Korea, they squat. Hindi sila umuupo sa upuan. Naka-squat sila. Tama ba? Mga napapanood niyong Japanese movies and Korean movies, naka-squat lang sila. May table sa gitna. Doon sa table, nandoon yung mga bentos nila, mga saucers nila, mga plates nila. And then naka-squat lang sila sa floor. Okay, unlike in the Western countries and here in the Philippines, when we eat sa dining table, may mga upuan din na nakapalibot. Hindi tayo naka-squat, okay? So, kapag table manners and etiquettes, matter of taste and preference lang yan, so non-moral standard pa rin yan. Ang hindi non-moral standard sa apat na choices na ito ay yung letter B, normative ethics. When we say normative ethics, from the word itself, norm, what is normal, what is norm, what is right. And recognizable dito yung right from wrong. Okay? So, non-moral yung A, C, and D, and letter B is definitely a moral standard. Okay, for number three, it speaks of a code or system of behavior concerning the standard of rightness or wrongness of an act. Okay. I-eliminate natin yung letter A and letter D, actions and relationship, because these are not terminologies. Okay, one of the strategies that you can apply for yourself when you are taking examination class ay yung process of elimination. For you to increase your chance of getting the correct answer, mag-eliminate ka na. Kasi kapag ka 4 choices ang pagpipilian mo, 25% lang yung chance mo to get the correct answer. Pero if you will try to eliminate the 2 choices, you will be left with 2 choices na lang na pagpipilian. So 50% na yung chance mo na makuha yung tamang sagot. Okay, so elimination is actually a very good strategy. It's a very good form of testmanship among you students. So, bakit natin na-eliminate yung letter A at letter D? Kasi sabi ko nga, these are not terminologies. We did not study them in ethics. Napaka-common lang na mga salita nila. Actions, relationships. So, wala naman siyang deeper meaning or hindi siya taken as a concept or as a terminology in ethics.
In contrast to letter B and letter C na behavior at morality, lagi natin yan na-encounter sa ethics. Ito yung mga mabibigat na terminologies na binibigyan natin ng kahulugan sa subject natin. Okay, so bakit letter C ang sagot dito na pwede namang letter B rin? Rightness or wrongness of an act? Pwede namang behavior yan, ma'am. So that may be your question na gumugulo sa utak ninyo. And this is the answer to your question. Letter C, morality ang sagot. Kasi when we say morality, sakop na niya yung behavior. So always choose what is general, what is the umbrella. If the question asks you to provide a specific answer, ang pipiliin mong sagot, yung mas maliit, yung mas specific. But this question happens to ask you of what is more general, what is bigger, ano yung mas umbrella, ano yung mas yung nasa taas, yung sumasakop. Okay, so morality, sakop niya na yung letter B na behavior, so letter C ang sagot. Okay, number 4, which of the following is the key feature of moral dilemma? Key feature of moral dilemma, kapag ka i-revise natin yung question number 4, ang tinatanong lang naman sa inyo dyan ay, what is moral dilemma? What how do you define moral dilemma? What is the definition of moral dilemma? Pero syempre, yung mga nagko-construct ng questions natin from the main campus, hindi naman yan magbibigay ng madaling tanong lang. Syempre, they are trying to come up with questions na may twists, kailangan mong mag-analyze, kailangan mong mag-apply, at hindi lang basta-basta nagme-memorize or nagpa-familiarize ka ng concepts. Kaya ganito yung mga construction of questions. Okay, so which of the following is the key feature of moral dilemma? Tama ni Glacelyn, letter C. Kapag ka moral dilemma, pag nakita mo yung mga salatang two choices, two difficult choices you are going to select from, yun na agad yung sagot. At base doon sa mga sinabi ko, alin dito sa apat na choices yung may laman nung sinabi ko, yung choose between two difficult choices. Letter C, tama. The agent is required to do or forced to choose between two actions. Forced kasi napilitan lang siya kasi kung siya lang mismo, wala siyang pipiliin. Kasi diba, remember, moral dilemma is not just about choosing between two choices. Pero moral dilemma is about choosing between two difficult choices. And usually, what makes these choices difficult ay because they are negative. Walang maidudulot na positivity sa'yo. Pareho silang evils, pareho silang negatives, what you're going to choose is the lesser evil. Okay, so moral dilemma, letter C, pinag-aralan natin yan. So far, 1, 2, 3, 4, pinag-aralan natin. And correct naman lahat ni Glacelyn yon. Okay, number 5 tayo. What is the importance of rules to social beings? O, diniscuss natin yan. Ano yung mga key terms na hahanapin mo rito? I am not reading the choices kasi I'm trying to answer it then on my own from what I recall sa discussions natin. So, rules, importance of rules to social beings, kapag ka nababasa ko to, ang laging pumapasok sa isip ko, peace and order. Ayan, kapag it is what separates us from the animals. Kasi we, human beings are animals, pero what separates us from the animals ay rules. Ang mga hayop ay walang rules, walang batas. Tayong mga tao may rules, may policies, may guidelines, may batas tayong mga sinusundan. Sir, dito muna ako, sir. Okay. And it happens na A, B, and C are correct. So, ang sagot ay letter D, all of the above. Okay, so isa-isahin natin yung choices. These guidelines, oh, diba? Nabanggit ko yon. Guidelines, policies, rules, mga sinusunod natin, what separates us from the animals. Human beings are animals, pero what separates us from them ay we follow guidelines, we follow rules. Animals don't have rules. Okay. Without rules, any country or society will not be able to function in any way. So, kapag hindi magpa-function in any way ang isang bansa, there will be chaos. So, opposite yon ng sinabi kong peace and order kanina. So, learn, you have to learn to play with the answers class, with the words. So, kahit na yung mga binabanggit ko sa inyo ay hindi yun mismo ang nakalagay sa mga choices, kapag
may kabaliktaran o may related sa salitang yun, yun na agad ang sagot. Okay? So, kailangan mo nga siyang i-apply, analyze, hindi ka lang basta-basta nagme-memorize or nagpa-familiarize ng concepts. Okay, number 6, mali ni Glycelin. Let's read it. Moral standards are based on impartial considerations. This means that when we say impartial, walang kinikilingan. So, very equal, very justifiable, very reasonable. Kapag sinabi natin impartial, walang kinikilingan. Ang sagot ay letter B, moral standards do not evaluate on the basis of the interests of a certain person or group. Tama yun. Ang sagot ni Glycelin ay letter C, it indicates the practical or guiding nature of moral standards. Hindi. Letter D, moral standards have overriding character or hegemonic authority. Letter A, everyone should live up to moral standards. Okay, so yung letter A, C, and D, patungkol sila mga ibang definitions ng moral standards. Pero ang keyword kasi sa question natin ay yung impartial. When we say impartial, walang kinikilingan. Very reasonable, very justifiable, equal yung treatment. Okay, kaya naman, ang sagot ay letter B kasi ang moral standards ay hindi nakabase sa interest ng iisang tao o ng iisang grupo. Impartial nga dapat lahat ay pantay-pantay, equal, justifiable, reasonable. So, hindi siya nakabase sa interest ng iisang tao lamang o ng iisang grupo. Okay? Number 7. Sian wanted her sister to learn more about ethics. Sian wants her sister to... Letter C ang sagot. Learn to become a person who will make judgments based on reasoning and impartiality. O Glycelin, how come na nakuha mo yung number 7 pero hindi mo nakuha yung number 6? Magkapareho lang naman yan. Situational lang yung number 7. Okay, Sian wanted her sister to learn more about ethics. Sian wants her sister to learn to become a person who will make judgments based on reasoning and impartiality. Kasi tinuturuan tayo ng ethics na mamuhay ng hindi lamang ng para sa sarili natin, pero mamuhay within the society na kinabibilangan natin. We have to follow rules, we have to follow orders. Although, kung nabalitaan ninyo yung recent na achievement ng Pilipinas ngayon, world champion sa debate, Ateneo, balikan natin yung point nila. Kung nakita ninyo yung story ko, ito yung winning strike ng Ateneo patungkol dito sa ethics. Wait lang. Search natin. Don't know if it was Rappler na nagbalita or ABS-CBN. Ang content ng statement ng Atenean na yon ay society restricts us daw from being ourselves, which is true, diba? Kasi namumuhay tayo na sumusunod sa kung ano ang dinidikta ng society sa atin. Okay, pero ang tinuturo ng ethics kasi sa atin, hindi lang tayo dapat mamuhay ng pansarili natin. Kailangan talaga tayong sumunod, unang-una sa mga pulisiya, sa mga batas. Oh, pero yung winning argument ni Atenean, sabi niya, society restricts us from our very essence of ourselves. Hinahanap ko yung exactong sinabi niya. Eka lang. Ay, bes. Na nitong November lang ata na design ng the consumer. Hirap hanapin. Ngayon ay exploitation. Ngayon ay di natin mahanap. Basta yun. Ang content ng statement ni Atenean ay society restricts us from the very essence of being ourselves. Kasi nga, sumusunod tayo sa society. Hindi natin na isa sa buhay ng buong-buo yung ating pagkatao dahil nga restricted tayo ng kung ano ang ididikta ng society. Kaya at some point, we would agree
sa kanya, pero diba there is an importance of following rules naman talaga of policies. Because without these rules, without these policies, we will be living in chaos. Okay, number 8. What is an ethical dilemma? The answer is letter D, the conflict between two or more values-driven interests. Ang sagot ng Glacinin ay the conflict between two or more principles-driven interests. Kapag ethics, laging values yan, class. Ang values ay, again, mas general, mas umbrella term kaysa sa principles. Okay, halos lahat tama, no? Pero letter D ang pinakatamang sagot. Okay, number 9. Rules that are not related to moral or ethical consideration are called non-moral. Naulit lang yan sa 1, 2, 3, 4 na patungkol sa non-moral standards. Pag sinabi natin non-moral standards, they do not concern life and death, they do not concern right and wrong, but they are only a matter of taste or preference. Okay, 10. Which of the following is true? Letter A, moral standards are based on impartial consideration. Ang dami actually ng bonus items kasi paulit-ulit na lang ano. Ayan, moral standards are based on impartial considerations. Yan, walang kinikilingan, pantay-pantay lamang, moral standards. 11, which of the following is a key feature or condition for a moral dilemma? No matter what course of action is taken, some... Hindi kompleto yung letter D or hindi lang nag-appear kapag ka-phone ang gamit. Okay, balikan natin sa laptop later. Pero tingnan natin yung other choices. Key feature or condition for a moral dilemma. The person is required to do simultaneously the actions in a moral dilemma. So sa letter A, hindi yan tama kasi kapag sinabi nating dilemma, laging ang hahanapin mong key terms ay choices. Two difficult choices na pagpipilian ng isang tao. Letter B, the person is required to do each of two actions in dilemma. Definitely not kasi isa lang ang pwede niyang piliin, isa lang ang pwede niyang gawin. Hindi niya gagawin yung each of two actions. So mali yung letter B. Letter C, the person is not obliged to make a decision about which course of action is best. So, mali ang letter C kasi napipilitan, forced. The person is forced to choose from these two difficult choices, from this particular dilemma. So, mali ang ABC kaya D ang sinagot ni Glacilin kahit na hindi kompleto yung thought ng letter D. Okay. Number 12. Moral standards are not associated with special emotions and vocabulary. These denote the practice, belief, and perceptions of a given group of people. Culture yan, di ba? Binago lang eh, pinaglaruan lang yung mga salita. What is the definition of culture? It is a set of shared beliefs, practices, values, language, food, di ba? Of people living together in a particular geographical area. Yun yung definition na pinag-aralan natin. Binago lang sa question na ito, hindi nyo na nakuha. Diba? Kapag iniintindi mo ang definition, kahit na ibang words ang gagamitin, dapat nakukuha mo. Kaya hindi ka lang dapat nagme-memorize, dapat iniintindi mo rin. Okay, again, what is the definition of culture? It is a set of shared values, beliefs, principles, of food, language, of people living together in a particular geographical area. Ang sinabi dito, it denotes practice, belief, perceptions, ganun din naman. Ibang mga salita lang, of a given group of people. Tapos hindi nyo na nakuha. Culture yan. Okay? Number 13. The late philosophy professor who made a compelling assessment of cultural relativism, James Rachels. Okay, number 14. Although there are differences between the moral ideas of one time or country and those of another, the differences are not really great. This is because of the presence of universal values. Laging guided tayo ng universal values. Kahit na meron tayong tinatawag na cultural relativism wherein people in a group are separate or different from another group,
maaaring may pinapaniwalaan ang kabilang grupo na hindi pinapaniwalaan ng kabilang grupo, kailangan pa rin magkaroon ng respeto sa bawat isa. Cultural relativism yan. Pero ang sinasabi ng universalism, mayroong mga bagay na lahat ng tao ay dapat yun ang sundin. For example, bawal pumatay. Ang bawal pumatay ay hindi lamang pinapaniwalaan ng isang grupo, pero pinapaniwalaan yan ng kung hindi lahat ng tao sa buong mundo, ay at least majority of the people. Okay? Yun ang concept ng universalism. Universal, global, pang buong mundo. Cultural relativism, ang opposite niya, ang tama sa akin ay maaaring mali sa'yo, ang mali sa akin ay maaaring tama sa'yo. Pero kapag ka-universalism, ang tama sa akin ay tama para sa lahat. Okay. Number 15. Filipinos get along with different kinds of people. They can easily adjust to any situation and are flexible. The Filipino value is called, obviously, pakikisama. Kapag kakaya mong makiget along with different kinds of people, kahit na hindi mo siya kaugali, ka-personality, pero marunong kang makiget along sa kanya, you can easily adjust to any situation, pakikisama ang tawag doon. Okay, number 16, our poor time management, carelessness, taking shortcuts, and making palusot of excuses depict this weakness of the Filipino moral character. Mas tama ang sagot ni Glacelyn kaysa sa key answer. Tama ang passivity and lack of initiative, pero ang nasa key answer ay lack of discipline. Passivity kasi ang taking shortcuts, passivity yon. Carelessness, passivity din yon. Palusot, diba? Lack of initiative. Okay? Extreme personalism, hindi yan. Ang extreme personalism ay akala mo sa'yo nakasentro ang mundo. Akala mo lahat ng bagay ay patungkol sa'yo. Hello, Donalyn. Charot. Yung issue ni Donalyn Bartolome at the moment. Akala niya ang mundo ay umiikot sa kanya. Okay, so extreme personalism ang tawag doon. Colonial mentality naman, kapag ka mas gusto mo ang Toblerone kaysa sa Barnats, or mas tinatangkilip mo ang K-pop kaysa sa Filipino movies, or mas gusto mo ang mga Western ways, American ways kaysa sa Filipino ways, colonial mentality ang tawag doon. 17, which of the following describes universal values? These are values that are common to all cultures. When you say common, totoo siya sa lahat ng kultura. Ito yung shared culture ng lahat ng tao. Kasi common, diba? Ibig sabihin, similar. Kaya nga universal, pare-pareho. Ang tama sa kanya ay tama rin sa'yo. Ano ang sagot mo, Glacelyn? There are values that are perceived differently in each culture and vary according to societies. Quite the opposite, Glacelyn. Kaya nga universal kasi pangkabuuan, common to all cultures. Yung sagot mo ay opposite, cultural relativism ang tinutukoy sa letter C. Okay, 18. In their group project, Anna's group was assigned to do a series of artwork which are connected to each other. During the process of making the output, most members decided to do the project in their own way. During the presentation, the teacher noticed that the series of artwork they did were not connected and each depicts different theme. This result gave them the lowest rating. What weak aspect of Filipino character did some group members show? Kanya-kanya syndrome. Letter D. Walang cooperation. Walang unity. Nagkanya-kanya sila. Grupo sila, pero may mga members ng grupo na yon na nagtrabaho mag-isa. At ano ang resulta? Nung nagpa-present na sila sa harapan, magkakaiba sila ng tema, magkakaiba sila ng sinasabi kasi hindi sila nagtrabaho ng sama-sama. At ano ang tinutukoy na negative Filipino character sa sitwasyon na ito? Kanya-kanya syndrome. So, Filipinos have that tendency talaga na kanya-kanya. Kasi sa isang grupo, minsan may mga taong ayaw makisama kasi gusto nila sila ang bida. Sila ang manguna. Ganon. So, nag-iiba sila. Hindi sila nakikiayon. Okay, number 19, Filipinos have this immense value for respecting their elders. This is exemplified by what action? A
Filipinos have this immense value for respecting their elders. Ayan, addressing them in the plural form, kayo ninyo. Ayan. Very interesting ang Filipino language kasi affected ng ating kultura. When we try to write or speak in English, or ungrammatical na yung they are or I love them imbes na, pero ang tinutukoy mo sa them ay yung lola mo. Kasi kapag ka sa Filipino language, mahal ko sila. Kapag sinabi mong mahal ko siya, para mo lang kapatid. Pero yung salitang sila ay kasi nga lola mo or tatay or nanay mo. So ang balarila, yan, balarila ang Filipino term for grammar. Ang balarila ng mga Pilipino ay apektado ng ating kultura. So, ungrammatical yun eh, yung mahal ko sila. Sila ay plural, pero ang tinutukoy mo lang ay yung lola or nanay or tatay mo. Ginagamit mo yung sila to show respect. Pero kapag in English, I love them, yung them ay ungrammatical na. It should only be him or her, ganyan. Pero may singular them na tayo because of gender sensitivity. May singular them na tayo kasi, diba, kapag ka unidentified pa ni person yung kanyang gender, mas gusto niyang tawagin siyang them kasi hindi niya pa alam kung him or her siya. Ayan, gender sensitivity. Ayan, so letter A ang sagot sa 19. Medyo madali ang ethics, no? Okay, number 20. The Eskimos have a cultural tradition to kill their female offspring as an act of mercy towards their children because of the patriarchal structure of their culture. As a cultural relativist, my attitude towards their practice is, ayan, being able to respect their belief even if they are contrary to mine. Tama. Sa ang sinasabi ng cultural relativism, kahit na sa paningin mo ay mali yung ginagawa ng isang grupo, kailangan mo pa rin respetuhin. So sa sitwasyon, ang mga Eskimos ay pumapatay ng mga babaeng offspring kasi doon sa kultura nila, very patriarch. Ibig sabihin, nakakawawa ang mga babae, maaaring dumaranas ng oppression, ng rape, or ng unequal opportunity in contrast to men. So, para hindi na maranasan ng babae yung ganun sa kanilang kultura, pinapatay na lang. So, para sa atin, for example, na mga Pilipino, killing is a mortal sin. Killing is a sin. Pero ang sinasabi ng cultural relativism, wala tayong karapatan na husgahan ang mga taong gumagawa o nagpa-practice ng ganyang behavior dahil sa cultural relativism, ang tama sa kanila at mali sa atin ay dapat pa ring respetuhin. Opposite ng cultural relativism once again ay universalism. Okay. Number 21. The following definitions of culture are correct except for letter B. It consists of patterns of behavior acquired and transmitted by language only. Ayan, another strategy in taking examination class, lalo na kapag yung which of the following are correct except mga ganyan, yung mga adverbs natin, yung only, yung always, ganyan. Kapag nabasa mo yung mga yan, mali na agad yun. Kasi parang itong sagot natin, letter B, it consists of patterns of behavior acquired and transmitted by language only. Hindi lang naman by language or through language na itra-transmit yung patterns of behavior sa isang kultura. So, yung salitang only, alam mo na agad na mali yan. Kaya naman, letter B ang tamang sagot. 22. A person's actions determine his or her moral character, but blank itself generates acts that help in developing either virtue or vice. Moral character pa rin naman. Okay, 23. The following form a part of the beginnings of human personality except. Ang problematic ng question, ano? The heart of integrity. Okay, let's skip that. 24. Which of the following is not correct? Virtuous character traits are stable, enduring, and are products of fortune. Definitely not, ano, hindi products ng fortune. Fortune, ibig sabihin, kapalaran, o luck.
ang virtuous character. Ang virtuous character traits ay hinuhon, hinuhulma sa loob ng tahanan. Yan yung mga itinuturo sa atin ng ating mga magulang. Hindi yan parte ng kapalaran ng tao o luck ng isang tao. Ang pagiging mabuti ng isang tao ay hindi nakabase sa kanyang kapalaran, okay? Iyan ay napupulo na aral sa iyong mga magulang at naituturo. 25. Aldrin, a grade 5 pupil, refrains from running in the hallway to avoid the consequences involved in violating the school's rule. The situation refers to what stage of Kohlberg's moral development theory? Ang sagot ay obedience and punishment orientation kasi grade 5 pa lang itong si Aldrin. Usually kapag ganitong edad, hindi nila ginagawa ang isang maling bagay dahil natatakot sila sa consequences. Pero as we grow older, hindi lang natin ginagawa ang isang bagay dahil natatakot tayo sa consequences. It's because hindi natin siya ginagawa kasi alam natin na mali. Hindi lang dahil takot tayo sa consequences. Okay? Ngayon, kung hindi ka na grade 5, matanda ka na, pero sumusunod ka lang sa batas dahil lang sa ayaw mong makulong, may problema sa'yo ethically. Dapat sumusunod ka sa batas dahil alam mong tama iyon, hindi dahil sa ayaw mo lang makulong. Okay? So, paano pagka walang kaparusahan na pagkakulong? Magnanakaw ka na? Papatay ka na? So, mali, diba? So, ayon kay Kohlberg, mayroon tayong stages of moral development. Syempre, nag-start yan sa bata, sa grade schooler, hanggang sa pagtanda natin. So, sa number 25, ang sitwasyon dito ay grade 5 lang si Aldrin. Ngayon, dahil grade 5 lang si Aldrin, yung level of morality niya nakadepende lamang sa punishment, obedience and punishment. Sumusunod siya sa isang bagay dahil takot siya sa punishment. Okay, 26. Which of the following refers to conventional level of morality according to Kohlberg? Ang convention, kasi ito ay meron tayong pre-conventional, post-formal, post-conventional, ganun, oo. Yes. Uulitin natin siya. I mean, hindi natin siya na-discuss during the midterm. Covered na pala. Pero, I understand na malinin nyo itong kay Kohlberg. So, i-discuss natin yan. Don't worry. Pero, just to discuss this item, ano ang conventional level dito? Letter A ang tamang sagot. In this stage, individuals believe that anyone breaking the rules deserves to be punished and pay his or her debt to society. Ang sagot ni Glaceline ay, there are universal points of view that society should agree. Okay, 27. I wouldn't steal the drug because I don't want to go to jail. Which state of Kohlberg's moral development theory does the statement refer to? Obedience and punishment. Correct. Ayun nga. Hindi siya magdadrug kasi ayaw niyang makulong. O, paano pagka walang kaparusahan na pagkakulong, magdadrugs ka na? So, yung ganyang thinking, pang ground level of morality lang. Yung level of morality mo, napakababa. So, dapat yung level of morality natin naka-angkla din or naka-ayon din sa kung ilang taon na tayo. So, it's very understandable na kung tayo ay like teenager pa or grade schooler pa, takot lang tayong gawin ang isang bagay because of the punishments. Pero as we grow up, dapat takot tayo sa isang bagay, hindi lang dahil sa punishment, kundi takot tayo sa isang bagay kasi alam natin na mali yun. 28. The following are reasons why we have rules all around us, except rules are essential towards attaining one's personal goals. So, ang rules class ay hindi lamang para sa pansariling interes. Ang rules ay para sa peace and order ng society. Ang rules ay para sa equality, para sa justice. Ayan. So, hindi lang para sa pansariling interes. 29. I would not steal because respect of property ownership is an important part of maintaining laws and social order. Which of the following stages of Kohlberg's moral development theory is related to the situation? Ayan. Ito naman na yung opposite ng sinasabi ko kanina na sumusunod ka lang kasi takot ka sa punishment. So sa number 29, sumusunod siya kasi
alam niya na yun ang dapat gawin at kapag kasumunod siya, makakatulong siya sa pag-maintain ng laws and social order. At ang tamang sagot dyan ay letter D, social contract and individual rights. Actually, even if we have not discussed this Goldberg part, kapag iniintindi mo yung question at iniintindi mo yung mga choices, makukuha mo yung tamang sagot. Okay, number 30. Blank expresses those moral judgments about the truth or falsity or ethical propositions as dependent on the feelings, attitudes, or standards of a person or group of persons. Likewise, it interprets ethical sentences as statement of fact, particularly reports the speaker's attitude. Okay. Meron tayong mga salitang particularly speaker's attitudes. Ayan, dependent on the feelings, attitudes, or standards of a person. Subjectivism ang obviously nasagot dyan. Subjective, ibig sabihin, nakasentro sa, doon sa subject. Okay, 31. This refers to the capacity for logical, rational, and analytic thought and can be the basis for an action, decision, or conviction. Kapag ka nabasa mo dyan yung logical, yung reason, yung rational, yung analytic, reason agad ang sagot dyan. Kasi diba, ang mga rational, ang logical, ang rational, magkakapareho ng ibig sabihin yan. Okay, 32. In analyzing a case, there is a need to identify and know all the available data and information. This refers to what particular step in the 7-step moral reasoning model. Yan, identify and know all the available data and information. So, paano mo ma-identify at malalaman lahat ng data and information? Only by gathering facts. 33, who developed the 7-step moral reasoning model? Scott Ray. 34, under the 7-step moral reasoning model, what is the next step after weighing all the consequences? Okay, make a decision. After you have gathered your data, na-analyze mo na, na-weigh mo na ang mga consequences, it's now time for you to decide. Alright, 35. The principle of impartiality assumes that every person, generally speaking, is equally important. That is, no one is seen as intrinsically more significant than anyone else. This statement is true, definitely. Okay, again, elimination. Eliminate mo na agad yung letter C and letter D dyan. Pandagdag lang. It's only between true or false. Ito, same with... dito sa, ayan, 30 natin. Tinuturoan ko na rin kayo ng testmanship class. Kapag ka may nakita kang opposites, yun na agad yung pagpipilian mo. Eliminate mo na yung dalawa. Ano ba yung opposites dito? Objectivism at subjectivism. Alam natin na ang objective at subjective ay dalawang salita na magkasalungat. So, sa kanila ka pipili. Okay? So, eliminate mo na agad yung letter C and letter D. At bakit subjectivism ang sagot dito? Dahil sa mga salitang feelings, attitudes, dependent, particularly, ayan. Kaya subjectivism ang tamang sagot. Okay, 39. Reason spells the difference of moral judgments from mere expressions of personal preference. Tama, the statement is true. Kasi kapag ka reason ang pinapagana natin, we are more bound to arriving at a more sound, a more logical, and more reasonable conclusion or decision. 37. James Rachel stated that arguments were reasonable if it passed the following, except it is based of gut feel. Oo, syempre, mali yung letter B. Except ang hinahanap sa number 37. So, arguments are reasonable kapag ka-facts are correct. So, letter A, tama. Letter C, moral principles are correctly applied. Tama din. Letter D, each individual's well-being is treated equally important. Tama din. Pero ang hinahanap ay except. Kaya ang sagot ay letter B. Hindi nakabase sa bugso ng damdamin, gut feel. Feeling mo lang, guts mo lang, 'di ba? Bugso ng damdamin, hindi nakabase sa bugso ng damdamin ang reason. Ang reason ay nakabase sa facts, nakabase sa moral principles at nakabase sa pantay-pantay na pagkilala. Hindi yan nakabase sa bugso ng damdamin. So letter B ang sagot kasi except ang hinahanap sa number 37. Okay, 38.
Judge Carpio gave importance to both parties' viewpoint. He did come up with a fair decision after evaluating all presented information by both parties. Judge Carpio is exhibiting impartiality kasi hindi niya lang binigyan ng importansya yung isang party. Sabi niya, give importance to both parties' viewpoint. So, pinag-aralan niya yung dalawang party. So, si Judge Carpio, perhaps yung naatasan na magdesisyon kung hahatulan ba o hindi ang ganito o ganyan over a case. So, hindi naman na specify sa situation, pero ang tinutukoy lang naman dyan ay kung ano yung ini-exhibit na character ni Judge Carpio, and sagot ay impartiality. Mali ni Glacilyn, ang sagot niya ay biasness. Kapag ang sagot mo ay biasness, Glacilyn, o di dapat tama rin ang letter C, kasi ang partiality, ang ibig sabihin niya ay biasness, at ang opposite ng biasness at partiality ay impartiality. Okay, so yan yung isa sa mga tatandaan nyo pag nag-e-exam kayo. Look for opposites at doon ka mamili. Okay, mali na agad yung letter A kasi may katulad siya sa letter C. So, kung letter A ang sagot, o di dapat tama rin yung letter C. Pero alam naman natin na iisa lang dapat ang tamang sagot. Okay, so letter A and letter C, eliminate mo na yan. Letter D, critical thinking, di naman natin yan pinag-aralan as a concept or as terminologies in ethics. So, impartiality ang sagot dyan. 39. Alfred was not getting enough sleep due to working a graveyard shift from his second job. His employer is reprimanding him coming to work a few minutes late for it is against the company policy. Which impartiality in mind is the employer correct in reprimanding? Ayan. Yes, the employer acts upon his obligations mandated by their company policy. Ayan. Tama. 40. Evaluate the following reasons that presupposes the statement, man as a rational animal, ayan, that he has the capacity to think. Although, we have animals, actually most of animals naman have the capacity to think. We are above them lang nga. At sabi ko nga, walang rules na sinusunod ang mga hayop kumpara sa ating mga tao. Pero, aside from man as a rational animal, animals, some animals are also rational, such as dolphins, parrots. Ano ba yung mga matatalinong hayop natin? Dogs, di ba? They can be trained. Anyway, 41. Geraldine is a secretary of an office executive. She is coerced by her peers to turn a blind eye to all anomalies said and done by his boss. Otherwise, she would get fired. Do her actions exemplify autonomy? No, she is coerced to stay alien. Ang sagot ay pangalawa, no? Ang sagot niya ay yes. Autonomy ang tinatanong dito. Ibig sabihin ng autonomy ay authority. Diba? Autonomy? Yung authority mo. So, hindi. No, ang sagot. Kasi coerced. Ibig sabihin, napilitan. Coerced or forced. Diba? Try to look for the meaning of coerce. Force yan. Ang ibig sabihin. Coerce. To compel to an act or choice. Okay. To achieve by force or threat. Ayan. 42. Kyle consumed alcohol and was intoxicated. He sent text message to his crush confessing his feelings. Was this person self-conscious of his actions? Yes, despite being drunk, he was able to send a text. Kyle consumed alcohol and was intoxicated. He sent text message to his crush confessing. Was the person self-conscious of his actions? Actually, I would say no dito eh. Being intoxicated, his confession was not reason-based and was not fully aware about his actions. Kasi nga intoxicated, diba? Minsan hindi mo na lang ang ginagawa mo kapag ka na sobrahan mo ng alak. Okay. 43. Joanna kept looking for clothes that would make her look beautiful. She is left with two kinds of clothes before minutes before the date. She's conflicted between wearing a simple blouse or something revealing. Is her concern related to moral dilemma? No, diba? A matter of taste lang naman yan. So, mas tama ang sagot ni Glacerin kaysa yung key answer. Mali yung key answer, ha? O, tama mo ito, Glacerin.
there is no concept of good or evil in the conflict between dresses. Correct. Walang good and evil kung magsusuot ka man ng revealing na damit o hindi. Hindi good or evil yun. A matter of taste or preference. Okay, 44. The Yulin Dog Festival in China is known for eating dog meat as a form of cultural tradition. As a cultural relativist, I should be able to understand their cultural practice and tolerate it. Letter C ang sagot. Hindi join animal rights organizations to spread awareness. Kasi nga, pag cultural relativism, kailangan mo lang respetuhin. Respetuhin yung kultura ng ibang grupo. So kahit na hindi ka nag-agree, kahit na para sa'yo masama ang kumain ng aso, masama pumatay ng aso, ang sinasabi ng cultural relativism, kailangan mo lang respetuhin yung practice ng ibang grupo. I'm not saying that eating dog meat is correct, pero ang tanong kasi sa number 44 ay yung konsepto na sinasabi ng cultural relativist. Sabi niya, oh, as a cultural relativist, what should you do? Ano ba ang concept ng cultural relativism? Respetuhin mo ang ibang kultura kahit na hindi ka sang-ayon. So, ano ang nagpapakita ng pagrespeto sa mga choices? Yung letter C, be able to understand their cultural practice and tolerate it. 45. Which of the following creates a well-informed argument on a moral dilemma? Alright. Hearing both sides of the dilemma, weighing their pros and cons, and deliberating on a sound argument. But actually, when we're talking about dilemma naman talaga, choosing between two difficult options, what makes them difficult is because of their negativity or yung evil nila. Madalas, kung hindi minsan, diba, more often than not, you are bound to choose between two evils. So, walang positive sa dalawang choices, kaya nga siya tinawag na dilemma. Hindi magiging dilemma ang isang sitwasyon kung ang pagpipilian mo ay magdudulot sa'yo ng kabutihan. Kaya nga siya dilemma kasi you are bound to choose between two evils, two negatives. Diba? Problematic yung question. Ay, yung letter C yung sagot. Pero that's the best answer. Okay, 46. Which of the following series of statements creates a well-informed moral argument according to Scott Ray? For I argue, I assess the dilemma situation by hearing arguments from both. Alright, naulit lang. Okay, 57. Examine the following statements and evaluate which embodies the obedience and punishment orientation. Ang sagot ay letter A. I have now learned that jaywalking was prohibited when traffic enforcers caught me. O, diba? Nag-jaywalk ka, kaya ka nahuli, o consequence, punishment yung pagkahuli sa'yo. So, letter A ang sagot dyan. Wala namang consequence sa letter B. Bakit yan ang sagot mo? Diba, obedience and punishment. Punishment means consequence. Okay, walang punishment sa letter B. Walang sinasabi dyan na punishment. So, ang obedience and punishment, ayan, jaywalking, tapos hinuli ng traffic enforcer. 48. Examine the following statements and evaluate which embodies the self-interest orientation. Adrian will vote for a candidate who is able to give a higher price. Kaya nga self-interest, pansarili lamang na interest. Buboto mo ang isang candidate na magbibigay sa'yo ng mas malaking pera. Self-interest. Okay, 49. Examine the following statements and evaluate which embodies the law and order orientation. I have an obligation to pay taxes because it is my duty as a citizen. Tama, law and order. Batas naman. Nasa batas naman talaga ang pagbabayad ng tamang buwis. You see, class, ito yung kay Kant lang naman, Eichelberg, ang hindi natin na-discuss. Pero kahit na hindi natin na-discuss yun, kung iniintindi mo yung tanong, makukuha mo yung sagot. So, si Kohlberg lang naman yung hindi natin na-discuss. Halos lahat naman ay na-discuss natin. Which of the following actions correctly creates or develops moral character? Letter C, that by repeatedly doing good actions allows me to develop a good character. Okay. Letter A is wrong. Doing one good act is enough to be a good person. Syempre hindi. Hindi porket nakagawa ka ng isang tama ay mabuting tao pa na. Paano pagka isang tama lang ang ginawa mo, tas lahat na ng ginagawa mo ay kamalian? One good act permits me to be problematic afterwards. Mali. By waking up and deciding to be good is enough. Mali. Diba? Nag-decide ka lang pero hindi naman nag-show sa iyong behavior o sa iyong action. Alright, so that ends our post-evaluation for our midterm examination. I hope na clear ang lahat bago tayo mag-start doon sa ating final lessons. Balikan lang natin yung kay Kohlberg. Okay? So, i-end ko na ito.